Senador Sunny Trillanes at nag-file na po ng kasong libel, cyber libel. Dalawang kaso yan, mabibigat po yan. Ay, mga kapray-pray yan, akala nyo, simple lang yan, mabigat na kaso yan. Criminal case po yan. Pwede kayong makulong ng 10 to 12 years pag napatunayan. Although, sagot niya, maaaring politika lang, ganun-ganun ay wala sa korte. Kung ano pa may ebidensya, yun ang pinag-usapan. So, libel and cyber libel, dalawang kaso. Dalawang libelo ang ipinail po ni Trillanes. Laban sa Duterte supporters, SMNA na naman, talaga, profe, at iba pa. Ayan po. Hindi niyo napapansin, sunod-sunod na ang mga kaso. Sandali, iparinig ko sa inyo ito sinasabi ni Trillanes. Hindi niyo napapansin, sunod-sunod ang kaso. Eh, talagang pansin na pansin namin. Yung panggigipit, pansin na pansin namin. Nadulas ka rin, ano? Di ba? Bago ko isa-isahin yung mga kaso, parang lahat na lang ng mga nakapaligid, malapit at kasamahan ni Duterte, ay ngayon puro kaso ginaabot. Oh, tamo? Napansin mo. Hindi mo alam kung siya papanig, eh, no? Napansin din niya na lahat daw ng mga nakakunik kay Duterte may kaso. O, di alam mo. Alam mo talaga na it's all about Duterte, di ba? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong bibig, eh, di ba? Ano ba ito? Ang hirap. Yan. Talay. Ah, pati yung mga Chinese national, pati yung mga negosyante Chinese na kaibigan, kinasuhan na rin, di ba? Alam mo anong tawag dyan? Ganyan na ganyan nung panahon ni Pinoy. Lahat ng kaibigan, lahat ng nung nakarang administrasyon ni Gloria, kinasuhan. Hindi nyo napansin yon? Ganun na ganun, ngayong pamahalaan ngayon eh. Pakinggan nyo, madidinig ba nyo ito? Tingnan natin na kung maririnig po nyo itong interview kay Trillanes. Pasig at Davao at yung kanyang mga kaso sa Amerika. So Duterte kay Boloy, puro kaso ang inaabot. Ulit-ulit. Diba? Tapos itong mga dating opisyal na malapit kay Duterte, kinasuhan na rin ng ombudsman. Sino yun? Christopher Lau. At saka former secretary Duque ng mga Pinapel. Ngayon, iimbestigahan na rin ng Senado at Kongreso yung itong mga Duterte tungkol sa Di Omanoy Gentleman Agreement. Yun hong dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang, iimbestigahan na din ng Kongreso. At Di Omanoy tungkol doon sa drugs at kung ano-ano. Sunod-sunod po yan. Tapos? So, mga DDS blogger. Duterte supporters, SMNI management, mga angkor at reporter kasama ang mga troll na kinasuhan. Ulit-ulit? Kasama si Roque niya. So, yan po. Ay, ingat kasi kayo. Ano? Ay, kung banatan niyo si Trillanes noong araw, parang wala nang kakapusan eh. Yan palang mama, talagang may pagkasundalo. Ganyan sila ng sundalo. Sige lang, banatan niyo kung banatan. Pagdating ng oras, ako naman ang babanat. Ay, hindi ganun ang sundalo. Walang ganun. Si Trillanes lang ang ganun. May nakita kang sundalo nagkasampa ng kaso? Si Trillanes lang yun. Pikun eh. Pikun yung tao eh. Sa laban yan eh. Kung hindi yan makasabay ng labanan at depensa muna. Then pagka nagkaroon ng pagkakataon, saka siya babanat. Depensa naman. Depends and offense. Diba? Ganun mga kasus niya nag-training ng sundalo eh. So, ginawa pala ni Trillanes, lahat ng mga banat sa kanya, hindi niya sinabayan. Tinanggap, nag-relax lang siya. Ngayon, hawak na niya ang lahat ng mga ebidensya at magpapatunay na siya binubog nang wala sa lugar, kaya kanyang binalikan na. Yan ang offensive ngayon niya na ginagawa. Talagang sundalo. Doon po sa SMNI, nandun sa dokumento yan, hindi na ho inisa-isa eh. Mga angkor po, mga angkor at reporter at yung troll. Kasi may mga troll ang SMNA eh. Na kanila yan. Diba nung araw ko pa sinasabi, may troll sila. Meron? So, hindi naman kanila lahat. Basta marami hong mga social media account. Social? Kasama sa kinasuhan. Sabi ko sa inyo, social lang media eh. Social lang media. Mga social media. Ni former Senator Trillanes. Oh. So yan yung discarding militar. Discarding. Offensive sila. Discarding militar daw ang magdemanda.
Agoy, Mike Abe. Agoy. Sige nga, magbigay ka pa ng example na ganyan, na militar, na nagdemanda. Agoy. Pag medyo matindi ang kalaban, stop muna. Then pabaya ang atakihin sila ng atakihin. Oh. Inipon yung ebidensya, inipon yung pagpapatunay. Oh. Ngayong panahon na, kumasake naman si Trianis. Yari kayo ngayon. Yari. Yan ang rule of law. Okay? Rule of law. Libel, cyber, libel. Grabe, paulit-ulit oh. Para lang humaba yung live niya. Wala man lang maibigay na reaksyon na maayos. Bira. At matitindi po yan. Oh. 10 to 12 years nga makukulong yan. Oh, ha? Kahon na patunayan. Oh. Kasi sinasabi nila paulit-ulit noon, ibinenta ni Trillanes ang West Philippine Sea, Scarborough at kung ano-ano. Wala kaming sinabing ibinenta. Hindi naman kanya yan eh. Paano yung bibenta? Ang bira ka naman oh. Rule of law, feeling attorney, sabi nung isa, oh. Ha? Lagi niya ng bintang nila. Ay, hindi naman totoo. Oh. Ha? Hindi naman pala totoo. Ayan, libel nga talaga. At saka yung mga banat na mga troll. Ayan. Ingat po kayo, ha? Hindi ko nagnapangat kayo sa microphone. Akala nyo, kayo na yung Diyos. Nagaharap kayo sa microphone. Akala nyo, anak kayo ng Diyos. Hindi naman pala. Ayan, ang inabot nyo ngayon. Ano? So itong SMNI, grabe nang inaabot ito ngayon. Wala na silang broadcast kasi indefinite yung suspension nila na ipinataw ng National Telecommunication. Nirevoke na nga ng Kongreso yung kanyang praktisa. Ano na? 284 ang bumoto ng pag-revoke yan. Kabinbin na ngayon sa Senado. Tapos si Kibuloy ay nagtatago, wanted na nga. Tsaka yung kanyang kasamahan dahil sa mga kaso at mga warrant of arrest, court order na kanyang tinataguan. At ngayon itong panibagong kaso. Yung kanyang mga kasamahan niya at official reporter at anchor. So, public document naman yan. Makikita nyo sa prosecutor's office kung sino-sino mga kinasuhan. Ulit-ulit? Ito na ko isa-isahin. Sisikat pa yung mga yan eh. Basta yan po yung mga DDS, SMNI, Attorney Roque at maraming iba pa. Ang sabay-sabay na kinasuhan kahapon before Office of the Prosecutor, Quezon City, full of justice. Kala nyo kasi, ganun-ganun lang eh. Kala nyo. Po, ingat tayo. Ingat. Ang libel, 10 to 12 years. Regular na law tungkol sa libel, buhay na buhay yan. At ang matapang at active na active ngayon, cyber libel. Libel. Talagang social media. Social media. Yan po yung inaaral. Okay. Banat kasi kayo ng banat. Akala nyo kasi kayo nakaranda. Yung iba dyan, kung bumanat, akala mo dalawang buhay. Yung iba dyan, kung bumanat, akala mo anak ng Diyos. Yung iba dyan, kung bumanat, akala mo wala nang katapusan yung kanilang Panginoon. Kanilang puon. May tapos na. O yari ka ngayon. So, lahat kayo may kaso. Sasabihin na naman ng mga yan, sex, harassment na naman. Hindi harassment yan. Walang kinalaman ng gobyerno sa ginawa ni Trillanes. Si Trillanes ay si private citizen na. Wala siyang kaugnayan sa gobyerno. Maaaring sumusuporta lang sa mga policy ng gobyerno. Okay lang yun. Lahat naman tayo, entitled doon. Pero yung connection sa gobyerno, wala na. Dahil siya naman ay private citizen. Kaya baka ibintang nitong mga DDS na walang ginawa yan, makaya kundi magbintang ng mabintang eh. Di ka kasi nakikinig eh. Diba? Unang araw pa lang ng demanda, sinabi ko na wala namang kinalaman si Marcos dyan eh. Nagmamagaling ka na naman kasi eh. Sabi ba nito isa, ad hominem ka ba? Not ba? Hindi ako ad hominem. Sinasabi ko nga, nagmamagaling siya, diba? Bakit? Hindi niya alam eh. Nagko-komento siya nang hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi niya alam na sinabi ko na pagsimulang araw pa lang, walang kinalaman si Marcos dito. Bakit? Hindi naman siya papansinin ni Marcos eh. Irrelevant naman si Trillanes eh. Nag-iingay lang yan para sa sarili niya. Paano naging ad hominem yun? Bakit? Ang may karapatan lang ba mag... Ay, si Mike Abe? Ba't hindi ako pwede? Pwede naman ako na. Bakit? Bakit siya lang, ha? Lagi sasabihin, naharas ng gobyerno, pati yung mga rally nila, kahit kasalanan at ang may responsibilidad dyan, mga mayor, sinisisi yung Malacanang. Itong kaso, sasabihin, gobyerno naman, haras pa naman ito, malayang pamamahayag, kinikitin, kalokohan niya lahat yan. Yan ang inyong palusot. Inuulit ko, kahit sino, pwede magfile ng kaso kapag kaho kanyang sapin. At grabe. Private citizen yan.
si Trillanes. There is nothing new with what he is saying. Parang alam na ng tao yan eh. Kahit sino pwede magdemanda. Cyber Live 10 to 12 years. Oh. Ano yun? Malupit yan. Oh, yan ang diskarte ng mga sundalo. Oh, ha? Oh, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo mga kababayan. Ganito ang 30 years ng nasa broadcasting. I know my job. Ganyan na yun. 30 years na yan, ha? Tama ba 30 years? Correct me if I'm wrong. Ha? Ganyan na sinasabi niyang, napakatagal ko na sa trabaho na to. Oh, alam ko na yan. Oh, I know my job. Oh, yan. Yan ang 30 years. Ganyan magsalita. Paulit-ulit, there is nothing new. Hindi, kasi dapat pag nagsalita ka, may mapupulot sa'yo yung nakikinig sa'yo. Hindi yung andyan na, ano ka si Coach Jarrett? Si Coach Jarrett, ganun eh, nagbabasa lang yan eh. Sana kung magbabasa lang ikaw ng pag-vlog mo, eh, ipinost mo na lang yung article na yun para basahin namin. Ano to? For the content? Magbigay ka naman ng maayos-ayos na content. Kasi... kaya-hiya naman. Pambira ka, nagaling kang SMNI, wala ka natutunan. Oh. Ha? Oh. Wala as in wala na kinalaman ang gobyerno sa galaw ni Trillanes. Ayan, para na ito. Oh, sunod na ating pag-usapan, eto na. Oh. Oh, ayaw na. Na ng tao kay Senator Bato. Ayan. Naku. Nag-conclude ka agad siya, ayaw na ng tao kay Senator Bato. Oh, anyway, tapusin na muna natin dito. Bukas na. Meron pa ako i-discuss dito, pero bukas na 'yon kasi sumakit yung ulo ko doon, ha. Oh, ha? Oh, ha? Ang haba-habang ganun, no. Oh. Diba? Yun na 'yon. Yun na 'yung topic niya. Alam mo, sabi ko sa inyo, pwede rin kayo mag-vlog eh. Magbasa lang kayo ng ganun, no. Oh. Mantakin mo, binasa lang niya. Oh, ito, oh. Dinimanda to si Banat Bay, oh. Si Roque. Oh, ita mo, ganyan ang galaw ng mga sundalo. Oh, di ba? Oh, ha? Ang cyber libel. Tento ano yan, oh. Oh, di ba? Kahit sino, pwede magdemanda ng cyber libel. Oh, ha? Oh, ganito, ano yan, eh. Kasi, banat kayo ng banat, oh. Hindi ko na kayo pangalanan. Banat kayo ng banat. Puro ganun, eh. Ah, nabasag yung ano ko doon, salamin ko. Kinatok ko yung cellphone ko eh, pambira. Oh, eh, kasi nga, alam mo, mga kababayan, ganito lang yan eh. Ganito lang kasimple ho yan. Ang problema sa mga ganitong vlogger, hindi ho sila nakikinig ng vlog eh, ng iba, tapos komento ng komento. Kaya nga po tayo, di ba, paulit-ulit ko sinasadya sa inyo, manood kayo kahit yung oposisyon, yung kaiba ng inyong pag-iisip, opinion, panoorin ninyo para makita ninyo and be open. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga kababayan natin. Always be open. Huwag ho kayong basta sinabi lang kasi ni vlogger ganito kaya paniniwalaan na namin. Hindi. Pakinggan ninyo lahat from the opposite side, from the anti-Duterte, anti-Marcos, pro-Marcos, pro-Duterte. Pakinggan ninyo. Then, open your mind. And that's the time you decide ano ba sa tingin ko yung tama. Di ba? Buksan natin ang ating pag-iisip. Huwag ko tayong basta-basta tanggap lang ng tanggap. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Pagka meron akong kinikwento, o ito opinion ko, ito yung sinasabi ng iba, ito ganito, ganito. Kaya lang, sa tingin ko, mali yan kasi ito, ito yung dahilan. Di ba? I justify why my opinion is ganito. Dina-justify ko. Oh, yung iba sa inyo, nadi-disappoint ka, nagagalit pa eh. Tapos mawawala mga ilang araw. Tapos babalik din naman. Tama mali.